sa 17 taong gulang, isang normal na estudyante, aktibo ako sa mga organisasyon, mahilig makitropa at higit sa lahat, hilig ko ang pagsusulat. Mayroon akong kakilala, inspirasyon ko siya. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay niya, ay nakukuha pa rin niyang lumaban, magmahal, at gumising ng mangiti sa kanyang mga labi. Ang taong tinutukoy ko ay si Dr. Jose Pasiano Laurel, ang nagtatag ng aking eskwelahan. Ang Universidad ng Liceo ng Pilipinas na matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Gusto niyo bang malaman kung bakit siya naging inspirasyon ko? Tara, ikwento ko sa inyo! Bukod ka, pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Pakalamin na! Anak, lagi mong tatandaan na ang edukasyon ay ang susi sa pagkuha ng tagumpay sa buhay. Huwag mo itong sasayangin at mag-aaral ka mag Habang nagbabasa ng mga aklat at nagbabalik-aralin ang kanyang mga kasama, pansin ni Padre Valerio ang kaibahan ni Jose sa ibang mga bata. Natutulog lamang ito na tila wala talagang interes sa pag-aaral at pag-asa sa buhay. Aking mag-aaral, sumabay kayo sa akin. Hindi ko nakikitaan na magandang sinaw kinabukas ng bata nito. Wala itong maaaral nito. Pinuntahan ni Doña Jacoba ang kanyang anak na nakaupo lamang sa gilid ng kanyang kama. Sa pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng kanyang anak, kitang-kita ang mga kislap sa mga mata ng Doña na nagpapakita ng buong pagtitiwala at pag-asa sa kanyang anak. Bagamat maluha-luha, halata sa mukha't mga mata ni Doña Jacoba ang matinding pagtitiwala sa anak na si Jose. Anak, simula na ito nagpapuha mo ng iyong mga pangarap. Magtiwala ka lamang sa iyong sarili at sa poong may kapal. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin ang iyong anak. Mahirap man pong maiwalay ang mga taong mahalaga sa amin. May ipapangako po sa inyo, isa sa katuparan ko ang aking mga pangarap. Pagbubutihan mo ang pag-aaral at di ka papabayaan ng Diyos. Ito ang mga libro para sa iyong mga pag-aaral. Sige na, umalis ka na. Masipag at dedikado ang estudyante si Dr. Jose P. Laurel noong siya ay nasa Maynila. Pero siyempre, tulad na nakararami ng estudyante, marap din siya sa mga pagsubok at dabag sa kanyang buhay magkaaral.
Bagamat tinig ang araw, nanlalamig ang binatang si Jose sa kadahilanang ibibigay na ang resulta ng kanilang pagsusulit sa asignaturang algebra at Latin, ang dalawang asignaturang pinakabumabagabag sa kanya. Aking mga minamahal na estudyante, ang tanging damang nakapasa sa aking mga pagsusulit ay sina Valenzuela, Concepcion, San Antonio, Trinidad, Rizal, Mabini at Del Pilar. Hanggang sa malalim na napabuntong hininga na lamang si Jose, kasabay sa pagmanggit ng kanyang guro sa huling pangalan ng nakapasa. Agad na namutla si Jose sa kadahilanan bumagsak siya sa dalawang asignatura. Nababagabag, ngunit kumuha pa rin siya ng papel at panulat at naupo sa lumang silya sa kanyang kwarto. Hindi hinayaan ni Jose na pangambahin muli ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-uulit muli ng kamali ang nangyari sa kanya sa letran. Kaya nagpursige siya ng mabuti sa kanyang pag-aaral sa Manila South High School. Sino makakapagbigkas ng kanilang takdang aralin na walang kamalian? Laurel. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada, perdona nuestras ofensas. Bravo, bravo. Excelente, José. Sa bawat tunog ng mga dumadaang karwahe sa tapat ng kanilang bahay ay sabik na sina Doña Jacoba, Sotero at ang kanilang mga anak. Halata sa kanila ang pagkasabik na makikita at mayakap muli ang kanilang mahal na si Jose. Hindi na nakahintay si Jose at dali-daling sinabihan ang lalaking nagpapalakad ng karwahe na tumigil sandali. Mahigpit na nagyakapan ang magkakapatid. Ayos naman, Nay. Tagal ko nang pinangarap ito at pangyayari ito. Kaya ako tumabot ka ng Manila at nakabalik ka dito ng maayos. Ayos ko sa Manila, Nay. Marami po mga sasakyan. Marami na rin po nakilala mga ibang tao. Huwag ka naman, maganda ang lagay mo doon. Kung uulan niya, pumasok na tayo sa loob at makapagawa Thank you.
kabado at pinagpapawisan ng lahat. Kita sa mga labi ni Jose ang panunuyo nito. Senyales ng pagkatakot sa maaaring maging hatol ng korte sa kanya. Ayon sa matinding pag-asuri ng korte nito, mga pagkukwenta ng mga nakakita at mga nakalap na ebidensya, ang hukumang ito ay nahatulan ang nasaktan ng walang kasalanan.